Nagpositibo sa COVID-19 si Northern Summer Representative Paul Daza. Ayon kay Daza, natanggap niya ang kanyang test result kahapon. Umuwi siya sa Katarma noong August 8 at nag-ikot sa kanyang distrito. Ilang local officials at constituents ang nakausap niya. Noong August 16, nagsimula na raw sumama ang kanyang pakiramdam kaya nag-isolate na siya. Bumalik siya sa Maynila noong Lunes at dumiretso agad sa ospital. Nababahal ang Department of Health sa dami ng suicide-related calls na natatanggap ng National Center for Mental Health. Ayon sa NCMH, 53 suicide-related calls ang natatanggap nila kada araw sa gitna ng COVID-19 pandemic. Nitong Hulyo, nakapagtala pa nga ng record high na 115 calls sa isang araw. Nitong Agosto naman, 109 calls ang pinakamataas na naitala sa isang araw. Karamihan dahil sa anxiety-related concerns. Muling paalala ng DOH, hindi dapat kutsain ang mga may mental health issue. Mananatiling bukas ang crisis numbers ng NCMH sa mga nangangailangan. Nasa 13.5 na pamilya na ang nakatanggap na ikalawang bugso na emergency cash subsidy mula sa gobyerno. Ayon sa DSWD, 81.1 billion pesos na ayuda mula sa Social Amelioration Program ang naipamahagi na nila. 95% na raw ito ng kanilang target na benepisyaryo ng SAP. Patuloy ang pakikipag-ugnay ng DSWD sa iba pang ahensya ng gobyerno para mapabilis pa ang pamamahagi ng SAP. Isa sa mga bago nilang paraan ay ang digital payment. Mahigit 10 milyong new account holders ang nasa ilalim ng kanilang digital payment scheme para sa SAP. Sa ilalim ng Bayanihan to Heal as One Act, kailangan bigyan ng ayuda ng gobyerno ang nasa 18 milyong low-income households na apektado ng pandemya. Tutukan na iba mga balita mamaya sa saksi. Ako si Bruna Dea Treyas, buong puso para sa Pilipino.